Immaculate Conception. Tinatarget tayo ng ibang mga Christian. I would like to place the doctrine, the dogma of the Immaculate Conception in the overarching narrative, the story, the all-embracing story of God who became a human being. Mahilig tayo sa story. Yung brain, gusto ng story. Kaya daming nagbababad ngayon sa Netflix, telenovela, malapit-lapit ng addiction ang tawag dyan. Kasi ilang oras eh. Sabi nung isang pare, nakatatlo ako ngayon. Ano pang gagawin mo sa buhay mo? Kung pero, ang ibig ko lang sabihin, gustong-gusto ng mga tao, yung may kwento. At hindi lang basta kwento. Kasi para sa puso ng tao talaga, gusto niya yung kwento na napapaliwanag ang lahat. An overarching narrative. An all-embracing story. So yan yung story ng ating pananampalataya. Okay. First, story was, God created the world, the galaxies and the stars and the planets, may comet pa na malapit-lapit sa atin ngayon. And then, God created human beings. But in the first reading, they violated His command. The Lord said, and they, because you have done this, because you violated my command, you shall be punished. And so, we are punished with original sin. And then God revealed through the ages, Moses and the prophets, Isaiah, Jeremiah, that He will send a Redeemer. Doon pa lang sa Genesis, pagkatapos nito, sinabing nag-promise, proto-evangelium ang tawag, may isang babae, dudurugin niya yung ulo mo. Sinabi doon sa serpent. Pagkatapos, ang revelation ng Diyos, itong Messiah, like the Son of Man, will come down and His kingdom will have no end. Also in the New Testament, in the Old Testament, God was described as all holy. Background ng Immaculate Conception. So when the Son of God came, the divine word, and the word was made flesh and dwelt among us. Dwelt among us through the Blessed Virgin. Yun ang gospel. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. All holy yung Diyos. Pagkatapos, nagkasala ang tao, makasalanan lahat. All men have sinned, sabi ni St. Paul. To sin is understood in our story, lalo na yung mga Katoliko, as putrefaction, yung decay. When I was still teaching in Tagaytay, our Divine Word Seminary, I was also in Smoky Mountain. Kinakaladkad ko yung mga seminarista, diyan kayo mag-final exam sa Trinity. Sa gitna ng basurahan. Diyan kayo matulog kasama yung mga tao. So isang seminarista, ngayon pinadala sa room na, rektor ng seminary, rektor ngayon sa Catholic train. Pinareflect ko. Kita niya yung basurahan. Kabulukan. Umuusok. Nabubulok, umaalingasaw, ang sama na amoy, daming mga daga at ipis,
Sabi ni Father Fred Saniel SBD, that's what my soul looks like if I will commit mortal sin. Okay? So ganyan ang soul natin before we were redeemed. Kaya, in the all-embracing story, when the Son of Man came, God anticipated the redemption of Christ na tatanggalin ang lahat ng kasalanan, in-anticipate kay Mary. Yan yung Immaculate Conception. Sapagkat ang mga Katoliko has a very strong sense of God's holiness and a very strong sense of the putrefaction of sin. Kaya hindi natin matitiis. Ito lang, tabernacle. Pag nakitaan ng dumiyan, maghahalo ang balat sa tinalupan. Eh, hindi natin matitiis na andyan ang katawan ni Kristo. Pagtapos may tiny ipis, kung ano-ano pang mga nabubulok dyan, magwawala yung rector ng sarain dahil yan, pinaaral ng liturgy, may degree sa liturgy yan. Sinasabi sa kanila yung kalinisan, lalo na ng tabernacle, na repository ng katawan ni Kristo. Yung kayang kaluluwa ng mahal na birhen, kung parang nabubulok na basura din niya, karapat-dapat kaya natirahan ng kaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Kaya naniniwala tayo, wala sa Bible yan. Lagi tayong tinitira na wala sa Bible yan. Pero kung titignan mo sa kabuuan na walang hanggan ang kabanalan at kadalisayan ng Diyos. Pagkatapos, yung kanianak, kaisa din niya sa pagka-Diyos, bababa doon sa isang human being, isang babae. Ay, siyempre, lilinisin ng Diyos yan. Immaculate Conception ngayon yan. Consistent siya sa systematic study ng doctrines. Lagi tayong tinitira eh. Wala naman daw yan. Eh, tignan mo sa kabuuan. Huwag kang manguha-nguha na lang ng mga bersikulo at saka kapitulo dyan, talata at saka kabanata dyan, na hindi sinasabit doon sa kabuuang kwento. Tinatarget din tayo. Dahil may purgatorio. Ganon din yan eh. Sabi ni St. John, walang makakaharap sa Diyos kahit katiting ang bahid ng pagkakasala. E di walang makakaharap sa Diyos. E imposible naman na walang maliligtas. E yung iba naman, karamihan, maliliit na kasalanan lang. O, sabi ng sibahan, eh may purgatorio yan na lilinisin yung maliliit tapos makaharap na sila ng Diyos dahil ganap na ang kadalisayan ng kanilang kaluluwa. Ganyan yan. So tignan natin sa kabuuan. All holy God, divine word made flesh. Behold the handmaid of the Lord. Handmaid nga ang tawag niya eh. Alam ng mahal na birhen na hindi siya karapat-dapat. So sinabihan siya, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So ang implications niyan, subukan natin na sa abot na ating makakaya, hindi naman tayo magiging perfect, maging dalisay din ang ating kaluluwa. Kasi yan ang sabi sa second reading. God chose us in Him before the foundation of the world to be holy and without blemish before Him. Subukan natin. Huwag nating abusuhin na may kumpisal naman, mapapatawad naman tayo. Masyadong mababa yan eh. Sa act of contrition nga, sinasabing, I dread the loss of hell, but most of all because they offend you, all holy God. That's what we would like to pray today
Wala yung mahal na bir. Ayan na pala. Immaculate Conception. Na sana, matulungan niya tayo na sa abot ng ating makakaya, walang bahid ng ating kaluluwa. Immaculate Conception. Para makaharap ka agad tayo sa All Holy God pag namatay tayo. Yung tatay ni St. Augustine, sabi niya may confession naman eh. Naghintay siya na hanggang naghihingalo siya, tumawag ng pare, eh sabi ni St. Augustine, yung mga ginawa mong mabuti, baka pinahuwi din dyan sa pagpapabinyag mo sa huling sandali ng buhay mo. Ngayon pala, ngayon pala, our holiness, our blamelessness, the purity of our souls will help to redeem this world, sabi ni St. Paul. We fill up in our bodies what is lacking in the sufferings of Christ. So nagka-COVID ka, pampalinis ng katawan mo yan. Nabasag ang puso mo, pampadalisay ng kaluluwa mo yan. That is what we pray today, especially now. We are still praying the Oratio Imperata. Akala natin, oh, dininig na. May marami ng mga bata sa mall. Tapos may Omicron na naman na dumating. Hindi natin alam kung ano pa ang darating. Ang hirap ang buhay natin ngayon. Pagkatapos, hindi pa maganda ang pamamalakad. Bumabagsak ang ekonomiya. Global ang poverty. Ang laki-laki pa rin ginagasta nila para sa weapons of war. Ang tagal-tagal na noong incarnation, 2,000 taon na, ganito pa rin ang mundo natin. Kasi marami pa sa atin, may bahid ng pagkakasala. So sa Immaculate Conception, as we believe that God anticipated the merits of Christ to cleanse the soul of her mother from all stain of original sin so that Christ will have a worthy dwelling place for 9 months hanggang magpasko, pinanganak na siya. Let us pray for all sinners that they will come back to God through the intercession of the Blessed Virgin Mary. Never was it heard that we run to her, praying to her, she did not hear us. Dami-dami ko nang napag-aralan, doctorate ako sa Rome. Pagbalik ko, nanay pa rin ang aking proof for the existence of God eh. Doon sa overarching narrative, yung pa rin. Na, malapit-lapit na rin ako. What sustains me is yung hihintayan doon sa kabila. Pag namatay na tayo, lalo na ako, mauuna ako sa inyo. Pero, buhay na buhay tayo ngayon. Immaculate Conception eh. May kwento pa nga yung nanay ko na hindi ka pwedeng magdasal sa mahal na birhen na hindi siya pagbigyan ng kanya anak. Dahil pinasuli daw ng mahal na birhen yung gatas na sinuso ni Jesus. Eh pati yun, hindi na niya makakaya dahil past na yun eh. Sabi ng aking nanay. Kaya, yung kanta ng nanay ko, pag tuwing Miyerkules, ganun ang nagsusustain sa akin. When the voyage is over, stand on the shore and show him at last to me.